Hello everyone, welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. Today po ay gusto ko pong i-share sa inyo ang experience ko tungkol sa orchid scales. So ipakita ko po sa inyo ang samples, itsura ng scales at kung ano pong treatment ang gagawin ko. Ito po si Mukara Orange. So as of now, meron sana siyang 15 buds. Hindi pa fully opened or in full bloom. Pero tingnan niyo po. Ang ganda niya. Ang sipag niyang mamulaklak. Kasi ito, kinain to ng uod. Then, hindi natuloy ang flower niya. So, nag-flower ulit siya sa susunod niya na dahon or node. Last week po, napansin ko, after ko magdilig, sabi ko, bakit parang ang dumi nitong Wanda na ito, ay Mukara na to. Aside from yung white, kasi nag-spray ako ng fungicide, sabi ko, parang may mga alikabok na dumidikit. Sabi ko, bakit parang may naaanod na ibang na dumi? Ano to, alikabok? Kulay brown? So, tinignan ko pong mabuti. Ang dami-dami. Scales po pala. So, nagulat po ako. Sabi ko, grabe. Ano nangyari to? Ang dami namang scales. So, ayan. Doon sa mga pagitan niya. So, kaya lang, that time, nagmamadali kami kasi punta kami ng farm. Papatrabaho kami doon. So, ginawa ko sa kanya, inilayo ko na lang siya sa iba niyang mga kasama. At, ayan, wala pa rin halos akong time na ayusin siya. Kaya lang, nagbasa ako tungkol sa scales. Kailangan talagang gawan na siya ng asikasuhin na siya kasi yung life cycle nila mabilis. So ito may flower pa siya. Sabi ko sana after na lang mag-bloom ayusin ko. Kasi sayang yung flower niya, ang ganda-ganda. Pero mukhang di siya magtagal pag pinabayaan ko. Sa dami ba naman ng scales na to at baka talsikan pa o mahawa yung iba kong orchids. Tingnan niyo po. So share ko po sa inyo ngayon kung ano pong gagawin natin dito. Nagbasa-basa po ako kung paano siya i-treat. Kaya lang, i-consider ko rin po na huwag masyadong maapektuhan yung flower niya. Pero, kung maapektuhan man, okay na lang. Next time ulit. Siguro, meron na talaga siyang infestation bago ko pa siya mabili. Kasi napansin ko may mga nakadikit dito na brown. Medyo malalaki. Tinatanggal ko lang siya ng kuko ko. Kasi ilang piraso lang yun eh. Nawala na siya, di po ba? Nakikita nyo? Wala na halos dito. Oh. Dito kasi banda yun eh sa unahan. Kasi lumaki na siya eh. Ang dami na niyang pinroduce na bagong leaves sa taas. Dati hanggang dito lang siya eh. Nung binili ko. Nag-double na siya ng size niya. At kaya minsan po, pag may infestation, tulad ng scales o kung ano pa mang bacterial infection, fungal infection, kailangan po kahit papano i-monitor pa rin po natin sila kasi di natin alam po na eradicate natin eh. Ang scales po ay insects. Alam ko, since na nabili ko siya, nakapag-spray na ako ng mga insecticide eh. Nag-spray ako ng Boltrin dahil nagkaroon ako ng infestation sa thrips. Pero mga last year pa yon. Then, nakapag-spray pa po ako ulit ng malathion dahil dun sa infestation nung mga parang caterpillar na black. So, hindi siya natanggal. Usually, pag konti lang po ang scale, manual lang. Tanggalin nyo lang ng kuko nyo or i-wipe nyo lang ng konti. Pero ito sobrang dami. Nakakatakot na po siya. Parang nag-multiply siya. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Kung mayroon man siyang eggs, talagang nabuhay silang lahat. So, kawawa naman itong orchids na to pag hindi natin nagamot. Kaya, tanggalin po natin sa pamamaraan na naisip ko na pantanggal sa kanya. So, bababad ko po siya dito. Lalagyan ko po siya ng ilang patak ng Joy. Sunrox po ang beach ko. So, lagay ko po siya ng mga isang cup siguro. Yan. Basta hindi lang po matagal ang pagbabad. Okay po yan.
mukhang kulang pa po yung soap. Pwede na siguro yan. 5 drops. Babad po natin siya for 10 minutes. Dagdagan po natin ng tubig para makover yung mga dahon. Bale, 5 drops ng Joy, 1 cup ng Zone Rocks Original sa 1 plangganang tubig. So, dyan po natin siya binabad. So, after 10 minutes po, tanggalin natin siya. And anlawan natin. So, lagay po natin siya dito. Anlawan po natin siya. Babad po muna natin siya dyan. Sana po, patay na yan. Ang dami nila, oh. Hindi talaga pwedeng patagalin po. Kasi imagine pag in 3 weeks time or 1 month time, another life cycle, ibig sabihin, mag-multiply na naman sila. Baka hindi ko na kayanin gamutin. Baka ma-infest ang buong collections ko. So, ngayon naman po ay toothbrush ko sila. Tatanggalin natin yung mga scales na nakadikit. Medyo may bula-bula pa rin. Toothbrush po ito na luma. Yan yung scales yata pag naano, ayan o. Sinisip-sip nila yung katas ng dahon. Kaya imagine niyo po kung di natin ito tatanggalin. Mamamatay din itong orchids na ito eventually. So, pag binras po, dapat back to back. Then, sa mga singit-singit po. Then, hugasan po natin siya. Para matanggal yung mga na-brush ko. So, kita nyo na po yung mga damage ng scales. Ito o, yung mga discoloration sa lips. Ang susunod ko pong gagawin ay magsispray po tayo ng 70% solution isopropyl alcohol. Hindi po pwede ethyl alcohol. Ang nabasa ko po ay dapat isopropyl alcohol para hindi ma-absorb ng lips. So, lagay po tayo dito sa sprayer na to. Ang scale na basa ko ay namamatay sa alcohol. Kailan sobrang dami nito, mukhang hindi kakayanin lang alcohol muna. Kailan tanggalin yung iba talaga. So, kailan spray. Kailan po yan. Lalo yung mga midrib. Meron po ako ditong mga cotton buds. Kasi yung sa dulo, hindi nakukuha eh. Lilinisin po muna siya natin siya ng cotton buds. Para kahit papano, andyan pa yung alcohol, basa pa ng konti. So, itong kabila naman. Natatanggal siya, oh. Ito siya, oh. Ayan, ang dami niya. Tingnan niyo po ang ganda ng lips pag wala na siyang scale. Patapos kung cotton buds yung mga singit, i-wipe ko naman siya yung lips isa-isa ng alcohol. Ang last kong gagawin ay mag-apply ng Parker Neem Tonic Organic Neem Oil. Nabili ko sa Aditas Farm Supply in 250 ml of water. Half teaspoon ng neem oil. Yun. Umabo. So, kailangan po freshly prepared. Shake. So, spray ko po siya. Ilalim ng ang leaves. So, ito, isispray ko po dun sa mga kapitbahay niya. Yung katabi niyang banda sa baba. Baka infested din sila. Maganda mag-spray ng neem oil sa hapon. So, ito na po si Mukara Orange 10 days after scale treatment. Nung finiture ko siya sa blooms for December 2020. Halos in full bloom na po siya. Isang bud na lang hindi naka-open. At ito na po siya after 2 weeks. Yung dalawa niyang flower, medyo nag-fade na. Baka na-apektuhan niya nung pag-treat. At in full bloom na po siya. So, i-repeat ko po yung pag-spray ng alcohol at pag-apply ng neem oil. So, spray ko po siya ulit ng 70% isopropyl alcohol.
Ito na po siya after ko ma-spray ng alcohol. Hintayin ko po siyang ma-air dry. May mga pinagdaanan rin ng mga natuping dahon. Okay naman po ang roots niya. May mga bagong roots na tumutubo. At halos hindi siya naapektuhan ng treatment. May mga remnants pa rin po ng scale. Hindi ko sure kung patay na po yan. Kaya kailangan po i-repeat ang treatment 2 or 3 times at least after 7 days. So ngayon ay punasan ko naman po sila ng neem oil. So yun, sumasama po sa cotton yung mga natirang mga scales. At kumikintab yung dahon. So after 7 days ay ulitin ko po ulit ang treatment na ito. Pag-spray ng alcohol at pagpahid ng neem oil solution sa mga dahon. Before ko siya isama sa iba ko pang Vanda orchid sa baba. Pero patuloy ko pa rin po silang imo-monitor. So yun lamang po masishare ko sa inyo. Thank you for watching. Like po kayo, comment, give me questions, at subscribe po kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Share nyo rin po itong video na to at hit nyo po yung notification bell para ma-inform po kayo kung may bago kong video. See you next video. Thank you. Bye-bye.